ay usok ngayon, Chat May Samgyupsal o yung usong-usong Korean barbecue na iniluluto ng mga customer mismo gamit ang stove na butane. Nakanginig po kasi dito yung may ihaw-ihaw habang kumakain. Feeling mo ay ikaw po mismo yung chef. Pero sagsasamgyupsal lang ito sa isang mall sa Calapan sa Oriental Mindoro, biglang may sumabo. Ano yan? Kain babae. Wala ako. Ayan o. May antena. Sabog o. May patay kaya sa loob. Lakas o. Ako, buntis pa nga ho. Anyong, este, anong nangyari? Sa mga nagsasanggit dyan, baka kayo maihaw. Delikado pala. Mukhang hindi na talaga maawat ang impluwensya ng mga Koreano sa ating buhay. Dahil kahit sa mga bayan-bayan at mga probinsya, meron ng mga kainang samgyupsal. Yun nga lang, ang nasa Calapan City sa Oriental Mindoro, sumabog. Bakit kaya? Ang mga pader ng restaurant, halos matibag. Ala, umagsak. Uy. Ang kisame, wasak. May customer kaya sa loob? Maroon. Wasak eh. Kalat din sa sahig ang mga nabasag na salamin. Umuho siya. Habang ang ilan sa mga nasabugan, nakahandusay na lang sa tapat nitong parking lot. Tumawag na ako ng... Ba't wala pang nanay? Rescue to. Tumawag na ako ng rescue. Wait lang ha. Relax lang ha. Galing sa kusina. Sa kusina galing. Isa sa mga mahigit 10 na sugatan, ang pamilya ni May Ann na buntis pa naman. Hindi lang sila nagtamo ng mga sugat at galos. Nasunog din ang kanilang mga kilay at buhok. Wala po siyang apoy. Sobrang lakas na po na bigla na lang po siyang humangin papunta dun sa labas. Kaya po nasunog yung kilay namin, buhok, and then nagkaroon kami ng mga pasa. Nitong Webes ng umaga, nag-agahan daw sila sa samgyupsalan kasama ang 6 pa nilang mga kasama sa kanilang 7. Ang kaibigan ng kanyang asawa na si Yonghwa Om na isa ring Koreano at pauwi na sana ng Korea, ang pinaka-napuruhan. Sunog at sugat-sugat ang kanyang binti. Ang 65 anyos naman na lola ni May Ann na si Nanay Pamor, nanlabo ang paningin matapos masabugan. Hindi ko inaasahang ganun ang mangyayari sa amin. Isap mata lang, bakit ganun ang nangyari? Kalunos-lunos din ang sinapit ng 1 taong gulang na pamangkin ni May Ann na sugat-sugat naman ang paa at tenga. Natakot ako, kala ko may tama yung bata na ano, malala kasi nakaganon siya. Oh, hindi siya umiimik, nakaganon lang siya. Sabi ko, ang apo ko, ang apo ko. Kami lang po kasi yung customer nun eh. May luto na po, isang serving na po. Kain babae. Mga 2 minutes po kaming nakaupo dun sa labas bago pa po dumating yung tulong. Kahit pasugatan, si Yonghwa Om pinilit pa raw na makaabot sa kanyang return flight papuntang Korea. Hindi po nila inalis yung maliliit po na bubog na nasa paa niya. Kaya sabi niya sa akin, gusto niya na lang daw po umuwi ng Korea at dun na lang daw po magpagamot. Si Delwin naman, meet up place lang daw dapat nila ng kanyang bilas, ang Korean restaurant na yon. Bigla sabog na yun, bigla na lang ako nalipungatan. Sabog o? May patay kaya sa loob? Lakas o? Para pong granada. Naramdag po eh, hati yung katawan ko eh dahil sa lakas po ng pagsabog talaga. Maraming bubog sa ulo ko. May dugo din dito maagot eh. Si Delwin, nagtamo ng sugat sa kanyang ulo, pasa-pasa rin at namamaga ang bewang at braso. Kumikirot po yung dito po yung tahi ng parang malalim po siyang tama eh, dahil marami nga pong bubong dahil sa dami po ng mga dibring nagtarsikan. Kabilang din sa sugatan ang ilang staff ng samgyupsalan, kagaya ng kapatid ni Rodeline na si Joven na cook sa restaurant at nagtamo ng second degree burns. Ngayon po, nasa ICU na po siya. Minomonitor na lang. Pero ang kapatid naman ni Jessa na si Melvin na isa ring cook, habang ginagawa ang report na ito, delikado pa rin daw ang lagay sa ospital. Halos kalahati kasi ng kanyang katawan, lapnos. Pagpasok ko doon ay hindi ko mahalos makilala ang aking kuya. Dahil talagang ito ay damaged, namamaga. Hindi ho siya makapagsalita dahil ho siya ay may nilagyan ng tubo at hirap ho siyang huminga. Yung mga minor injury na mga first and second degree, usually 10 days to a week. Pag maganda ng sugat at wala naman naging
komplikasyon, maaari ko na silang pauwiin. Yung mga empleyado na sunog lahat. Sumatotal, 18 ang naitalang mga sugatan. Sa 6 po dito is yung crew ng Korean restaurant na nasa loob po talaga ng kitchen. Kaya yung injury po nila sobrang grabe. Pero stable na po yung kanilang kalagayan. Nakakatakot din po, what if kami po ay andun sa pangyayari? Feeling ko hindi naman dahil sa butane gas yun. Isa sa tinitignan ng BFP o ng Bureau of Fire Protection na posibleng dahilan ng pagsabog ang mga butane canister na ginamit sa samgyupsalan. Posible rin daw na may kinalaman ang pagkakagawa ng centralized gas line na konektado sa main mall. So ngayon po, under investigation pa rin po ang Bureau of Fire Protection in Calapan City. Wala pa po kaming conclusive na origin and source ng incident. Actually, ang tawag namin for now is gas leak incident kasi hindi pa natin siya makonclude talaga na explosion. Lahat ng pwedeng i-extend na tulong financially, sa gamot, at kung ano pa mang assistance, ibibigay agad ng city government. Yung monitoring natin sa kanila, tuloy-tuloy. Ang pamunuan naman ng restaurant, nagpaabot ng ayuda sa mga nasabugan. Yung gusto po ng family ko is ibigay po nila yung hinihingi nila kasi hindi po naman natin masasabi kung yung side effect ay lumabas ngayon or soon. Hindi po namin matatanggap yung 10K, baka po mag-file na lang po kami ng case. Nawala akong shield sa araw-araw, edi parang sasagutin nila. Maaaring silang humingi ng actual damages o kung ano man yung nagastos nila para sa ganun ay mabayaran sila ng party at fault. Sinubukan naming kunan ng panig ang Korean restaurant. Good afternoon. Bagaman base sa inisyal na report na ang insidenteng naganap noong 29 ng Hunyo 2023 ay dulot ng gas leak mula sa centralized gas pipelines ng mall, ang management ng Mr. Won Samgyupsal ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga pribado at pampublikong ahensya upang matukoy ang sanhi ng insidente na sa kasalukuyan ay pending further investigation. Ang kaligtasan ng publiko at kapakanan ng aming mga customers at staff ay nananatili na aming top priority, kabilang ang pagbibigay ng karampatang tulong medikal. We are still waiting for the official findings, so we cannot make a comment as of the moment. Right now, we are fully cooperating with the LGU and BFP to ensure utmost safety at the premises. We are also providing support and assistance to those who were affected. Rest assured that we are fully committed to the safety of our mall goers. So para po maging ligtas tayo sa ating mga kusina at sa LPG, turn off the valve nung mismong LPG tank pagkatapos po ng ating pagluluto. Sabog ko? May patay kaya sa loob? Lakas o? Pag po ganyang may ganyang uri ng incident, gumapang tayo pababa para hindi natin malanghap yung usok, hindi tayo ma-suffocate, hindi ma-injure yung ating airways. Isip po natin yung exit. Mahalaga talaga na meron tayong safety sa paggamit ng butane. Make sure na well-ventilated yung ating area. Compatible yung burner at yung butane canister. Huwag kayong matakot na kumain sa mga Korean restaurant na nagagamit ng butane canister. Safe naman yung mga lugar. Lahat naman po ng businesses, nagsisecure naman po yung mga permits sa Bureau of Fire Protection. Meron naman silang FSIC or Fire Safety Inspection Certificates. Sabog o? May patay kaya sa loob? Lakas o? Walang may gusto ng aksidente, pero ang sakunang ito, sana magsilbing babala para sa lahat ng establisimiento at mga kainan na gawing prioridad ang kaligtasan ng kanilang mga customer at ng kanilang mga tauhan. Kain babae! Sabog o? May patay kaya sa loob? Lakas o? May mga pagkain tayong rated SPG. Nangangailangan ng patnubay ng mga magulang. Ano-ano ba ito? Huwag daw ma-eeskandalo sa wet market na ito sa Malabon kung ang inyong mga tenga tampal-tampalin ng ganitong mga sigaw. Tampal po kay Gayan. Ang isdang ito, malapad, makinis. Tampal puke, bili ka! Marami raw ang natatakam, lalo na kung sariwa. Pero sa ating mga Pinoy, ang tawag... Tampal puke? Medyo pang rated SPG. Nangangailangan ng patnubay ng mga magulang o ng mga nakatatanda. Ang alam ko lang dyan, baliktaran. Ngayon ko lang nalaman yung tampal puke. Pero
sa dinami-rami ng pwedeng itawag sa isdang ito. Bakit nga ba ito pa? Karamihan ng nagsasalita o tumatawag nito ay Katagalugan. Kaya nanggaling to dun sa salitang Tagalog, ibig sabihin nito, ito yung kahuwig na bahagi ng kababaihan. Best ang palpuke. Bihira raw talaga itong makita sa mga palengke. Ang palpuke, mura-mura lang. Ang naturang isda kasi sa seafloor o sa pusod lang ng dagat, pirming naglalagi. Mahirap talaga uli ang tampalpuke. Pag masama tubig, saka gumigili dyan. Kaya namin nahuhuli. Sa isang taon, mga 3 beses lang kami umuhuling ganyan. Kaya ang mga mangingisda rito sa Noveleta sa Cavite, nagulat nung nitong mga nakaraang linggo na padalas na may sumabit na ganitong mga isda sa kanilang lambat. Hinala nila ang paglitaw ng mga ito, posibleng resulta ng isinasagawang dredging activity sa Manila Bay. Ang tampalpuke o flounder ay nakatira yan sa kaila-ilaliman. Pag naistorbo mo yung kanilang habitat, maglilitawan po yan. Sumasama sa lambat. Pumormi sa huli, misa maraming huli, misa 1 timba, 10 kilo, 5 kilo. Bintaan lang ng tampalpuke ito, 20 pesos ang kilo. Pag malalaki, 50 pesos. Patunayan kung totoo ang kwento-kwento sa itinatagong linamnam nito. Inimbitahan namin ang drag performer, si Eva Lequin. Hi, ito po si Eva Lequin at nandito tayo ngayon sa Malabon Central Market para mamili ng tampalpuke. At ako ang kanilang mother, tampalpuke. Kunin natin to kasi malaki to. Lima, kuha tayo ng 5 piraso. Ulam pa! Ito medyo mukhang dalaga na to. Ayan. Okay na? At ngayon, nakabili na tayo ng ating tampalpuke. So, samahan niyo ako ngayon at lutuin na natin ang paborito nating tampalpuke! Ang isdang ito, isinserve din daw sa mga mamahaling restaurant. Gaya na lang ng restaurant na ito sa Taguig City, na ang recipe sa isdang ito, galing pa raw ng Europe! Social! Tumulong na rin si Eva sa pagluluto nito. Natulo na natin yung butter, lagay okay. Natin yung other ingredients. Cherry tomatoes. Meron okay. Tayong capers. Capers! Lagay natin yung anchovy. Anchovy. Kailangan ano lang natin para hindi dumikit sa pan. Lagay natin yung button mushroom. Ang bango na niya! Talaga naamoy mo na yung anchovy. Sinisear natin siya sa butter at saka sa pure olive oil para magkaroon siya ng golden brown color. Para matanggal ang lansa ng isda, hinaluan nila ito ng lemon o dayap. Papasok muna natin siya sa oven para maluto yung loob. Okay. Here, Miss Eva. Thank you so much, Chef! So guys, titikman na natin ang ating salmonier or ang isdang dapa or tampalpuke. Ayun na, excited na ako. Kulang pa, panging kanin. Yung texture ng tampalpuke, parang hindi siya firm, talagang madali siyang maghiwa-hiwalay sa bibig mo. Flavor-wise, ibang-iba yung lasa niya than other fish na natikman ko. Yung laman niya, malambot, malinamnam niya. Madaling araw pa lang sa kainang ito sa San Carlos City sa Pangasinan, buhol-buhol na ang nga parokyano para tikman ang sikat nila ritong agahan. Order nga po ng 2 binolbol. 2 binolbol. Yung special po. Bago pa magkabulol-bulol, lilinawin ko na po. Hindi kayo nagkamali ng dinig. Ito raw talaga ang tawag nila sa malabnaw at mainit na pagkain ito na nahahawig sa arroz caldo. Pasok ito sa mga nagtitipid. 15 pesos lang kada serving. Ang binulbol, kalimitan daw may katernong itlog. Mas malasa kung bubudburan ng fried bawang at sasahugan ng karne ng baka. Siksik, liglig at umaapaw sa sarap ang special binulbol. Ang recipe na ito ng teacher na si Imelda, minana pa raw niya sa kanyang nanay Lolita. Very particular ako sa paghahanda ng binulbol kasi dapat talaga malinis. Lahat ng sangkap, sariwa yan. Mainit na po yung ating mantika. Susunod po ang bawang. Susunod natin ang ating sibuyas. Pagka medyo lumambot na, pwede nang ihulog ang
Luya. Luya. Ang sekreto ng binulbol, kailangan marami siyang luya. Pwede na isunod ang hiniling na karne ng baka po ito. Kailangan po natin gisahin din po ang bigas. Pagkatapos na nagisala po lahat, ito po ang aming sinasabaw. Yung sabaw ng buto ng baka. Hintayin na natin po itong kumulo. Ang binulbol, magmula ng bata kami, niluto namin yan kasi galing naman kami sa hirap. Yung binulbol, kinakain lalo na pag may sakit. Luto na ang binulbol! Binabalik-balikan po yan. Lagi sinasabi nila, talagang inaibaw yung binulbol nyo. Wow, sobrang sarap ang binulbol. Bawal naman daw ang mga green-minded sa tanimang ito sa Lawag, Ilocos Norte, kung saan ang mga tumutubo sa Diaraw, Pampalusog. Otong. At mahaba. Kabatiti. Huwag kong patola! Dahil ang tinutukoy ng magsasakang si Jonathan, tawag talaga naming mga Ilocano sa sitaw at patola. Ito po yung kabatiti na ideal type, manamis-namis po siya. Pag sa ganitong size, magre-range po siya ng mga 16 inches. Kung medyo mataba-taba po siya, pwede na po siyang i-harvest. Sa market, ito po yung mas gusto nilang biling klaseng utong, yung hindi pa bakat yung buto kasi ito ay mas manamis-namis. Ang kanilang araw mga aning utong at kabatiti organic. Kapag naririnig ko yung iba na natatawa sa word na kabatiti at utong, ay parang natatawa na rin ako kasi parang ang sagwa naman talagang pakinggan. Healthy isahog sa paboritong gulay naming mga Ilocano, ang dinengdeng. Sa kainang ito naman, ang kanilang dinengdeng mas pinayami ng pampalasang bagoong na isda. Lalagay po natin ang bagoong. Pakukulaan po muna natin. Pagka niluluto na siya at hinahalo na yung bagoong sa kabatiti at utong, mas lalo siyang sumasarap at bumabango yung kakaibang aroma. Masarap yung kabatiti, malambot pag ninunguya. Okay siya sa bagoong, okay siya sa utong. Masarap ang utong. Pag half-cook, medyo malutong siya. Medyo manamis-namis. Dahil nga archipelago yung Pilipinas, napakaraming dialekto. May mga pagkakataon na yung gantong salita, ibang meaning sa ibang probinsya. Pero hindi ibig sabihin ito na bastos na salita. Matututunan lang natin na malaman yung mga salita nila. Makita natin na napakaganda ng lingwahe ng mga Filipino. May mga pagkaing hindi lang binubusog ang ating tiyan. Dalawang binulbol po. Kinikiliti rin ang malikot nating imahinasyon. Ang palpuke, bili ka! At definitely, sa mga adventurous sa pagkain dyan, titikman! Pulang papayang kanin. May bata na naman pong aksidenteng natuhog katulad ng naikwento na namin sa inyo dati. Once and for all, ano ba ang mga dapat gawin para hindi na ito maulit? Sa mga magulang na OFW, paano kung sa gitna ng pagtatrabaho nyo abroad, nabalitaan nyo ang inyong anak sa Pilipinas? Ganito na pala ang sinapit. Huwag kang matutulog, Beth. Tinan mo, namumutla, oh. Hindi, pwede nila yan. Diyos ko, dito siya makahingan. Ang batang lalaking ito sa video na anak ng OFW, halos hindi na makapagsalita. Ang kanya kasing katawan, natuhog sa bakal na nakausli sa bakod. Nagsisigaw lang ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sa kanya. Awang-awa po ako sa kalagayan niya. Halos ayaw ko siyang tingnan. Hanggang ang mga rescuer, pinukpok na ang hollow blocks kung saan nakadikit ang bakal na tumuhog sa bata. Sunod nilang pinuto lang nakausling bakal gamit ang grinder.
Yung una, general, sinisil, pinalabas yung bakal. Ginrind niya yung bakal. Kasi hindi pwedeng bunutin eh, kasi bubulwakan dugo eh. Ginagrinder ko yung bakal sa katawan ng bata. Hindi na ako nagdalawang isip dahil tingnan mo, wala kang kabuhay-buhay. Putlang-putla na talaga, alos wala nang kadugo-dugo eh. Kaya minsan pag tinamaan ko yung bakal, maaray siya. Aray eh, kanya. Sakit. Ang naaksidenteng bata, ang 10 taong gulang na si Kiel, panganay ng OFW sa Qatar at solo parent na si Faye. May nag-message yung dating taga-alaga ni Kiel, yung anak mo nahulog sa bakal. Nung nakita ko yun, nag-blackout ganun. Tapos yun, parang nahimata yata ako nun, hindi ko na alam. Nahimismasan ako, tapos tawag lang ako ng tawag sa dito sa Pilipinas kasi hindi ko talaga sila makontakt. Kwento ng lola ni Kiel na si Neng na tumatayong guardian din ng bata habang nasa Qatar ang ina. Tanghali nung umalis ang kanyang apo kasama ang dalawa nitong pinsan na sina Bam at Jancis. Naghahanda ako ng tanghalian. Ngayon po si Kiel, nandito lang po sa tabi ko. Bigla pong lumabas. May sinoli po ako sa tita namin. Sumama po siya. Nung pauwi na ang magpipinsan, may nadaanan silang puno. May nakita po siyang makopa. Sabi po niya, gusto ko niya, papasulubin ko sa kay Mami Neng dahil favorite niya yan. Hanggang sa inakyat na nga ni Kiel ang puno. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pamimitas, ang sanga ng puno nabali. Kaya nahulog si Kiel, sabay natusok sa bakod na may nakausling bakal. Pedro, usapin mo! Humihingi po siya ng tulong, tapos pumawila po kami bumaba. Umiyak na po kami nun. Nagsisigaw na po kami ng tulong. Napakasakit po kasi po na-trauma po kaming dalawa na baka po mamatay siya. Ang dalawang bakal na may kasama pang kinakalawang na alambre tumagos mula sa likod ni Kiel hanggang sa kanyang tiyan. Hinak na hinak siya na kapal. Huwag mo lang masyadong pagalawin. Huwag ka matutulog, be. Sino mo namumudla, oh? Hindi, pwede hilahin yan. Diyos ko, dito siya makahinga. Hindi ko na po alam ang gagawin ko noon. Parang wawala na po ako sa sarili. Parang mamamatay na rin ako. Nakakatusok pa daw po kasi tumawag sa akin na hindi pa daw natatanggal yung bakal. Wala daw pang putol. Una nilang sininsil ang hollow block sa bakod. Hawakan mo yung bata mo. Gagawin mo muna yung bato na yan. Yan. At saka green grinder ang bakal na nakatusok kay Kiel. Oras ang kanilang kalaban. Lalo't nung mga sandaling yon, dalawang oras nang nakatusok sa bakal ang bata. Matapos ang halos tatlong oras, sa wakas, naputol din ang bakal. Si Kiel, dali-daling isinugod sa ospital habang nakatusok pa ang bakal sa kanyang katawan. Sabi ko sa kanya, huwag kang matutulog. Sabi niya, hirap na ako, ma. Sabi niya, nahirapan na akong huminga. Sabi niya, napakasakit na makita mong nakaganoon na parang lechon ang apo mo. Nung mga sandaling yon sa Qatar, si Faye sa dasal na lang kumakapit. Lutang na po ako nun, hindi ko na alam yung gagawin ko. Pinutog sa pader yung sa ulo ko dahil di ko na po alam yung nangyayari. Agad siyang nagpaalam sa kanyang amo na umuwi ng Pilipinas. Basta mabuhay siya kahit nasa bed na lang, ganun yung mga pinapanalangin ko noon. Marami nagsing sabi-sabi na hindi daw kaya, 50-50 na, hindi na mabubuhay. Nung nasa airplane ako, hindi ko na talaga alam kung paano ako nakasakay. Nung time na na-aksidente siya, gabi doon sa Qatar, nag-flight na ako, 1 a.m. na kinabukasan nandito na ako.
Matapos ang 2 oras na operasyon, ang bakal na nakatuhog sa katawan ni Kiel tuluyan nang natanggal. Delikado ito kasi pwede siya magkaroon ng blood loss. Dun sa tagusan na bakal, sa daming dugong ilalabas, pwedeng ikamatay ng pasyente yan. Lalo na kung natanggal bigla. So napakaswerte niya kasi hindi tinamaan yung vertebral column o yung spinal cord natin. Kasi kung yun ang tinamaan, malamang hindi makakalakad tong bata. Sa atay talaga ang pinakamalaking damage. Almost 50% yung tinamaan o yung abdominal aorta na siya nakakonect sa puso natin. Nalakpasan niya yon. Nagkataon na bata ito, so medyo may healing pa, no? Flexible pa ang katawan. Gayunman, dahil sa mga natamaan itong internal organs ni Kiel, kinailangan niya munang manatili sa ICU ng ospital. Nung nakita ko siya, parang hindi siya eh, kasi namaganag iba yung itsura niya, namamaga yung mga kamay. Parang lumaki siya, lumubo yung katawan niya. Mga 2 araw, pinapasok na ako sa ICU kasi ayaw ako papasukin kasi nga daw, iyak ako ng iyak. Naisip ko din yun sana na di na lang ako umalis. Siguro hindi nangyari, ganun. Hindi, yun po. Ang aksidente kay Kiel nangyari Mayo nitong nakaraang taon. Naputol po yung sanga, tapos po nalaglag na po ako ng patalikon. Nawalan po ako ng malay konti niyan, tapos po nagising na lang po ako ng tusok. Nilagyan lang po akong unan, hawak-hawak yung ulo ko. Sobrang sakit po ng tiyan ko yun. Huwag daw po akong matulog. Ngayon po, hindi naman po ako natulog. Ngayon po, mabat naman ako sa hospital. Ito po yung tiyan niya nung after po na nakarecover na siya. Meron pong 4 na hose para sa drain na didetect nila kung nag-leak yung bituka niya, dumudugo yung mga organs niya sa loob. Tapos ito naman po yung sa likod. Diyan po siya natusok, tapos tumagos sa harap. Ngayon, maayos-ayos na siyang nakakapaglakad at nakakakain. Ay, nakaka-recover na po siya. Takot na siya sa pag-akyat-akyat. Kaya labis na ipinagpapasalamat ni Kiel ang 2 niyang buhay. Sorry po. Makulit po ako. Salamat po kasi po natulungan nila ako para mabuhay ulit ako. Para maging paalala sa kanyang nalagpasang malaking pagsubok, ang bakal na tumusok kay Kiel, itinabi nila. Tinabi na lang po namin para maalala namin yung hirap na pinagdaanan namin, masurvive lang yung anak ko. Isa, 2 dangkal, tapos yung isa, 3. Ang maikakaso po dyan ay kasong sibil. Wala po tayong batas na nagpaparusa dyan at kailangan ikulong yung mayari ng bakura. Ang pwede lamang pong magawa nung na-injured ay maghabol ng danyos perwisyo. Hindi mo dapat mapahintulutan yung mga tao o bata na makapasok dun sa construction site dahil nga peligro. Yung mga ganyang klase ng aksidente hindi maiwasan. Pag sa construction kasi, pinabebent ko muna yan, pinababalok tot ko muna yan para safety doon sa mga tao. Si Faye, hindi na rin bumalik sa abroad. Yung na-trauma na po, napakahirap na yung nasa iba masaka na may ganun pagising mo, may ganun na palang nangyari. Namis ko po, hindi na po ako akit sa puno, tapos po hindi na po ako may maging makulit. Maraming salamat kanila sa mga nagawa niya sa akin. Ilang katulad na aksidente na ang amin pong naitampok dito sa ating programa. Huwag kang matutulog, Beth. Ano mo namumutla, oh? Sana ito na ang panghuli. Tignan ang inyong mga bahay at bakuran. Maaari hubang gawin itong mas ligtas para sa mga bata. Tagilid na lang. Problema ang best friend o beshi mo. Kung dadamayan mo siya, dapat daw kento. Bakit malungkot ang beshi ko? Tumbling muna bago magtanong. Ba't malungkot ang beshi ko? Hindi naman tayo na-orient. Ba't malungkot ang beshi ko? Bakit mentoryo yung misis ko? Online naman, ang mga pangangamusta sa beshi nila idinadaan sa tumbling emojis. Ba't malungkot ang beshi ko? Ang samut-saring meme at parody na ito. Go! Inspired ng eksena sa magpakailanman taong 2019. Talungkot-lungkot mo. Kamusta papa mo?
kung saan ang kamustahan idinaan sa showdown. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang lola mo! Talaga ba? Ay! Pwede yung nga yan! Ibibidyo ko! Ano yan? Ano tawag dyan? Running in the deep. Ay, ang tara! Pero kung pamilyar na sa inyo ang warlahan ng dalawa, i-KMJS na natin! Yan ay dahil una silang naitampok dito sa KMJS. Sa lugar sa navotas, may na-caught on camera na salpukan. Tak, 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 oh! Oh! Ay! 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 Oh! Salpukan ng dalawang batang Becky. Three, go! Back, Jenny! Na, and the back! Kaya tinawag nila ito, backlash! Let the clash begin! Dab, dab, dab! Oh! Meet our viral prinsesitas ng Navotas, ang 11-anyos na si MJ at ang 13-anyos na si Lala. At take note, BFFs o best friend forever daw talaga sila. Nung grade 4 po ako, sinusot ko po yung mga pambabae. Minsan po yung Barbie nilalaro ko. Flexi rin po. Parehas po kami. O natuto po akong maging bakala sa mga pinsan ko pong babae. At para magkaalaman na kung sino ang prinsesa ng dance floor, sina MJ at Lala, naghamunan ng showdown. Hinahamon kita sa isang labanan. Lalabanan kita kahit ano pa yan. Hindi ako nagsuot ng paliktik para lang magpatalo. Lalabanan kita hanggang boom. Backlash 2019! At ang nagwaging prinsesita is... Lala! Maraming salamat po sa KMJS na yan! Fast forward to 2023. Kamusta na nga ba ang mga beshi ko? Pareho pa rin silang nasa Navotas. Na ngayon, pareho rin daw na glow up. Ang dating patpati na si MJ. Nagkalaman-laman na. Hi! Hello, hi! And mabuhay! My name is Margie Ortega, 15 years old stunner na Botas City. Ang totoy naman noon na si Lala. Ganap na ngayong dalaginding. My name is Lala Biligano, 17, fresh pa din. Masaya po ako na naka-MJS po ako yung time na yon. Pagkasabi nyo, dayang galing mo, idol kita, pa-picture nga ako. Matapos daw silang mag-KMJS, sunod-sunod ang natanggap nilang offer. Nakikilala po nila ako, tinatawag po nila ako. Ang saya lang po kasi po marami ka naging kaibigan. Si MJ bumida pa sa isang pelikula. Nagalit ang patay sa haba ng laman. Parang horror na comedy, tiyanak po ako doon. Ang kinita noon ni MJ, ipinambayad daw nila ng utang. Pero ang papausbong na raw sana nilang showbiz career, napurnada nung nagka-pandemya. Kasi po, di ba po, hindi na po nakalabas-labas. Parang pangit na po ng buhay na yun. Mabuti na lang daw at magkadamay at magkasundo sila sa maraming bagay, pati sa kanilang mga crush. Pogi spaghetti. Pogi, gusto mo spaghetti? Pero kung noon, sanggang dikit sina Lala at MJ, ngayon... Bihira na po kami magsama niyan. May kaibigan na ako, may kaibigan na siya. Tapos po yung pandemic, nagwatak po kami dalawa.
pareho silang focus sa kanilang pag-aaral. Sila lang nga kung ano-ano raw tumbling ang ginagawa. Mapagsabay lang ang pagiging grade 10 student at pagiging sorter o tigasalansan ng isda sa Navotas Fishport. Nagpa-fraction po ako tuwing gabi po. Yung kinikita ko po, hadi po kami ng aking mama, ganon. Minsan pambiling bigas, ulam. Doble kayod daw siya dahil sa totoo lang, ito ang nagpapalungkot ngayon sa beshi ko. Ang tatay ni Lala, bedridden, pirmi na lang nakahiga. Napa-check up na po namin sa tondo po. Ang findings ng doktor, may infection daw po sa ihi. Minsan idasal ko na lang sa ano po, sa Diyos, matulungan kami. Nahirapan na po ako sa buhay namin po. Mabait na mabata yan. Para ako, matustusan, kaya may sakit ko, doon na makalakad. Siya bumili kong pagkain sa akin, araw-araw. Salamat na, na ikaw nakatulong ako na. Nakita ko po siya umiiyak noon. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi niya, wala. Pinili ko po mag-work kasi po, minsan walang kita si la kuya, extra-extra. Pamilya ko po, walang pinag-aralan. So, ang sakit po sa akin yun. Sana po bigyan niyo po ako ng konting tulong para po makapag-work na po yung papa ko. Sa araw na ito, sina MJ at Lala muling nagkita. Ba't malukot ang beshi? Kasi... Ang magbeshi, sinamantala rin ang pagkakataong i-share sa isa't isa ang kanilang mga pinagdadaanan. Kamusta, Nay? Papa mo okay na ba? Hirap na makalakad, tsaka mahirap na rin umihi, tsaka mahirap na rin makatayo. Tiwala lang sa Diyos, ganun talaga ang buhay. Pero teka, time out muna sa drama. Showdown na! Pero kaya pa ba ng mga buto-buto nyo, mga te? Na-miss ko po yun. Naglaban-laban po kami dalawa. Tapos po, dancing-dancing. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang lola mo! Ang buhay, hindi laging masaya. Ang kalungkutan, kailangan din nating madama para tayo'y matuto at mas mapahalagahan kung anong meron tayo. Sa mga panahong pakiramdam natin bumaligtad ang mundo, nariyan pa rin ang mga tunay nating beshi. Handa tayong damayan kahit pa sila'y magpa-sirko-sirko! Pag may problema po ako, kahit po hindi ko po siya nasasabihan, nandun po siya. Kaya po thankful po talaga ako kay Lala. Batang may albinism o yung kung tawagin sa Camarines Sur o GIS, kinidnap. Bakit kaya? Ano ang motibo ng mga suspect? Ano ang punot dulo ng kasong ito? Isang balita ang gumimbal sa mga taga-Naga Camarines Sur sa linggong ito. Dalawang bata na ang isa may albinism o kung tawagi o GIS, kinidnap. Grabe. Saan ang konsensya nito? Sana maibalik ang dalawang bata na ligtas. Kawawa naman. Tumulong ng mga vlogger, ginamit pa sa mga modus nila. Maraming nabahala. Lalo't sa iba't ibang panig ng mundo, may mga napaulat na mga taong may albinism na di umano ikinakalakal sa underground market. May ilang isinasailalim daw sa ritual killings o pinapatay sa paniwalang ang ilang bahagi ng kanilang katawan mabisa raw na agimat o amulet.
Ang kalakarang ito, palamak daw sa ilang mga bansa sa Africa kahit wala naman itong basihan at kailangan pa bang sabihing paurong at hindi makatao? Due to geographical location siguro ng mga lugar na ito, hindi sila educated about the condition. Siguro naniniwala sila na ito ay pampaswerte o magdadala sa community nila ng kamalasan. We strongly condemn all superstitions and cultural practices about albinism, most especially here in the Philippines. Gayunpaman, hindi malinaw sa una ang motibo nung nangdukot. Isa ang sigurado, ginamit niya ang pangalan ng charity vlogger na si Virgilyn Cares para makuha ang loob ng mga bata at ang kanilang pamilya. Sobra talagang hirap na hirap yung pamilya albino. Ang isa kasi sa mga batang dinukot, minsan ang itinampok sa vlog ni Virgilyn Cares. Kunting tiis na lang, nagpapaayos na ako ng salaming ninyo ha. 2020, nung nakilala ni Virgilyn ang nooy 6 na taong gulang lamang na si Marie, hindi nito tunay na pangalan. Hanggang sa huli, palagi niyo kami sinusubaybayan. Maraming maraming salamat po. Dito sa kubong ito sa Tigaon, Camarines Sur, nakatira ang pamilya ni Marie. Sa 8 anak ni na Alma at ni Edwin, 4 sa mga ito ang ugis o may albinism. Putim-puti ang kanilang mga balat at malamais ang mga buhok. Hirap din nilang idilat ang kanilang mga mata. Madali kasi silang masilaw sa araw. Nagulat po ako dahil mas puting pinanganak. Napaglihi ko po sila sa buhok. Dahil malayo ang kanilang bahay sa kabayanan, ang mga bata hindi na iparehistro. Hindi rin daw nila alam kung ilang taon na talaga ang mga ito. Wala rin sa kanilang nakapag-aral. Mahirap po maninarahan po dito sa bukid. Nag-aalaga po ako ng bata, si Mr. po nagtatrabaho. Kaya para makaraos sa araw-araw, si Alma isinasama ang kanilang mga anak na ugis sa panlilimos. Oh, balita po, nag-iingi-ingi ka dito. Nag-iingi-ingi ka, tulong? Opo. Bakit umiyak? Bakit umiyak? Si Virgilyn, pinakain sa karinderya ang mag-ina. Binigyan din niya ang mga ito ng pera at grocery. Salamat po. Ngayon sa araw birthday ko po. Hanggang nitong Martes, nabalitaan na lang daw ni Virgilyn na si Marie at ang 6 na taong gulang nitong kapatid na si Mario, hindi rin nito tunay na pangalan, kinidnap. At ang dumukot sa mga batang ugis, nagpakilalang tauhan daw ni Virgilyn Cares. Di kita kilala. Mali nang pabayaan ko ng ganitong nangyayari sa pangalan ko. Kuwento ng mag-asawa, matagal na raw silang binibisita ng nagpanggap na assistant ni Virgilyn na nagpakilalang si Jojo. Bumalik siya yung Abril na may dalang bigas na isang basket. Sumabi naman siya na kasama na si Sir Virgilyn, kaya naniwala ko. Pinakain ko siya, silbihan ko siya na parang bisita, pagsir-sir ko pa. Hanggang kinabukasan, nagpaalam daw si Jojo na isasama raw nito sina Marie at Mario papuntang Naga. Dadalhin daw doon kay Sir Virgilyn, tapos pupunta daw kay Mayor, hihingi daw ng konting tulong na mapaatupan ang bahay namin. Sabi ko, salamat sa Diyos, wala akong cellphone. Wala akong number doon kay Sir Virgilyn, kaya hindi ko natawagan sila. Di sabi ko sa kanya, huwag mong pababayaan yan. Pero makalipas ang 2 araw, ang nagpakilalang assistant daw ni Virgilyn hindi na nagparamdam. Duman ako po kinabahan para kuwang bata. Hindi po ako napatulog po. Hindi po ako masyado pong nakakain. Hindi ko man po mahanap kasi meron man po akong maliit na anak. Naisip kong yung baka may ginawa ng masama, saan dalhin, ibinta, patayin, gahasain yung anak ko. Pag ginawa niyan, talagang hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Sa puntong yon, naghanap na daw ng paraan ang mag-asawa para makontak si Virgilyn. Yung kapatid po ng asawa ko po, nag-text po kay Virgilyn po, kaya po nag-ingi po ang konting tulong para po makita po sa lahat na nawala po yung 2 ko pong anak. Agad ding nag-post ng panawagan si Virgilyn mismo.
kung sino man po yung makapagbibigay ng impormasyon sa lalaking ito, Jojo o Lasso po ang pangalan niya, ipagbigay alam po sa akin. Ang sinasabing rason po ay inutusan ko raw, ni hindi ko nga po kilala ang pagkatao ng lalaki na yan. Yung nabalitaan kong pinakuha ko, parang hindi na yun tama. Nashock. Wala akong kaalam-alam. Nasa bundok ako noon, pababa ako noon. Nitong Miyerkules, formal nang inireport ng mag-asawa sa Tigaon PNP ang pandurukot sa kanilang mga anak. Hanggang ang mga otoridad nakatanggap ng impormasyon sa posibleng kinaroroonan ng dalawang bata. May isa pong concerned citizen ang nag-comment doon sa pinost ng vlogger. Namataan daw ang mga ito sa bayan ng Tinambak na mahigit isang oras ang layo mula sa Tigaon. Nakasabay ko po sila sa tricycle noong isang araw. Bumaba sila sa paradahan ng tricycle. Nag-ordinate kami doon sa Tinambak Municipal Police Station. Then sila na yung unang nakapag-respond doon sa area. Hanggang sa itinuro sa kanila ang bahay na ito. Nandito kaya ang mga bata? Higit sa lahat, tuluyan kaya nilang ma-corner ang suspect. Opo! Sa kanilang pag-iimbestiga, meron silang nadiskubre na laman ng bag ng suspect. Ano po ho? Doon ako kinabahan. Ano ito na labis nilang ikinabahala? Yung bata sa andalahin, pataye, gahasain yung anak ko. Talagang hindi ko mapupatawad. Ang pag-rescue sa mga bata at kung paanong dapat sila'y ingatan mula sa mga pilit na kumukuha ng ating loob sa aming pagbabalik. Isang batang ugis o may albinism at ang nakababata nitong kapatid, dinukot sa Camarines Sur. Hindi po ako napatulog po. Saan dalhin, ipabili, pataye, gahasain yung anak ko. Nakuha raw ang loob nila nang tumangay sa kanilang mga anak dahil nagpanggap daw itong assistant ng charity vlogger na si Virgilin Cares. Nashock. Maraming pagkakataon na nang ginagamit talaga ako ng mga scammer. Pero yung nabalitaan kong pinakuha ko, parang hindi na yun tama. Hanggang sa may natanggap na tip ang mga otoridad sa posibleng kinaroroonan ng magkapatid at nang di umano lalaking kumidnap sa kanila. Natuntun nila ang tinutuluyan nitong bahay. Opo! Nag-ordinate kami doon sa Tinambak Municipal Police Station. Then sila na yung unang nakapag-respond doon sa area. Pagkaakyat dito, binigay ko na kay PMP Jojo sa kayong dalawang bata. Ano nangyayari kayo? Nagpanggap po siya na ano siya ni Bertine Alalay. Ang magkapatid, salamat sa Diyos, ligtas na na-rescue. Nakausap ko yung suspect, bakit mo ginawa yun? Ginamit mo lang ng basta-basta yung pangalan ko. Sabi niya, nanonood daw siya sa akin ng mga vlog ko, inoobserbahan niya yung mga ginagawa ko, ginagaya niya. Ang suspect, kasalukuyang nakakulong sa Tigaon Police Station. Na-endorse namin yung kasong kidnapping and failure to return a minor. Doon po sa fiscal's office sa Naga, wala pong binigay na kakulang piyansa yung fiscal. Kasong kidnapping po. Pero ano ba ang kanyang motibo at kinuha niya ang mga bata? Opo! Ang mga otoridad may nakumpiskang bag sa suspect na naglalaman ng mga masiselang larawan ng ilang mga menor de edad. Ang ilan pa sa mga ito, walang mga saplot sa litrato. Hindi namin ito mga kilala. Wala po ang mga anak namin doon sa picture. Ang suspect na si Jojo, nagpaunlak ng panayam sa kulungan. Pero paglilinaw niya, hindi raw niya kinidnap ang mga bata. Ayon sa kanya, sadya lang daw silang na-stranded. Naalanganin kami sa oras pag-abot ng Naga. Saka nagtulong aldaw po kami doon sa Tinambak. Sindandarang badok po na sanglian po ninda. Tapos nialabang ko po ang mga badok ninda. Naoran po sa Tinambak, dahil kami nakakauli. Inamin niya na napanood nga niya ang mga bata sa vlog ni Virgilin. Dadaw-daw ko na po, nabantog ko na po na ginagamit ng magurang, pinapalimos ang duwang aki. Naghapot ako, konsay ng harong kang anak araw, bibisitahan ko man po, tatabangan ko. Tinawag ko man po ning 30 kilos na bagas, tapos may 500. May man po kong ginibo sa mga aki, sisisi po ako na nangyari po na iniba akong api na dahil ko na inuli na parang aldaw. Pasensya na po. Pero kung tapat ang kanyang intensyon, bakit siya nagpanggap na assistant ni Virgilin Cares? Paano rin niya maipapaliwanag ang mga masiselang larawang nakuha sa kanyang bag?
Ayon kay Jojo, ang mga bata sa litrato, di umano, mga pamangkin niya. Bako makamismo ko ito nag-picture, so matua ka itong mga tugang nilang matua. Sabi sa kuya, sinda may kagusto na ipalaminit ito. Inako na, ano ko na nga ni, na arapong ko naman po ta, delikado nga ni po ito. Na ano man po ta, sa so, pag-genes ito sa po ka itong pagpalaminit ito po pa-develop na hinayang man po. Sa kabila ng pagtanggi ng suspect na dinukot niya ang mga bata at sa mga ebidensyang nakita sa kanyang bag, ang palaisipan para sa mga otoridad, hindi kaya ito kaso ng child trafficking? Wala pong human trafficking or witchcraft na nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya ito po ay bago at nagulat po kami na may ganitong insidente dito sa Pilipinas. Ang human trafficking ang pangalawa sa pinakamalaking krimen sa buong mundo, sumunod sa droga at kasama ang mga bata sa maitinuturing na risk population na itinatraffic. Tinatayang 60 to 100,000 na mga batang Pilipino ang biktima ng labor trafficking at sex trafficking. Sa ngayon, sir, wala kami makitang ano, anggulo na may sindikato na humawak dito kay suspect. Magkakandak pa rin kami ng investigation. Magkakandak na kami ng ano, information dissemination through social media, mga barangay, para po malaman ng publiko na mayroong ganitong insidente. Regarding sir sa ano, picture, pwede rin tayo sir mag-file ng another case yung sa violation against women and children. Inilocate namin yung parents ng mga nasabing minor. Then, kukunan namin ng statement yung, ano, yung mga parents kung bakit napunta doon yung, ano, yung mga picture ng mga anak nila. Gagawin po ng paraan na palagi silang matingnan. Kikiusap ako sa DSWD na kung pwede, linggo-linggo, mabisita sila dito. Si Virgilyn naman. Kamusta kayo? Muling binisita ang pamilya ng mga batang ugis para kamustahin ang mga ito. Mga people of the Philippines and of... Dinalhan niya ang mga ito ng bigas. Tingnan mo. Oh. Kalabaw. Salamat sa Diyo. At yero para sa ipinapaayos nilang bahay. Salamat sir. Hindi namin po ikaw magkalibutan. Habang buhay. Salamat na salamat kami sir. Ingatan niyo yung mga anak ninyo. Huwag nang tuturuan na maglimos-limos pa kung kani-kaninong tao. Hindi naman po. Kung gagawa tayo ng content, isipin natin ano yung mga prosesong gagawin natin na matutulungan natin yung nanghihingi ng tulong, pero at the same time, well, hindi natin binaviolate yung data privacy nila. Iwasan ko yung pag-post ng mga address nila. Magiging maingat na lang. Magiging vigilant na lang tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi na kami talaga magtitiwala sa ibang tao na hindi namin kilala. Ang ganda-ganda, parang Amerikana ko. Nakakaalarma na pati content ng mga may maganda namang intensyon na makatulong, kinakasangkapan ng iba para gumawa ng krimen, lalo pat ang mga biktima, bata. Kaya sa lahat ng pagkakataon, maingat sa mga matatamis ang dila at maganda ang mga ipinapakita. Dahil baka modus lang nila ito para manamantala. Memorabilia o collectibles ng paborito nyong artista, umaabot daw ng 100,000 piso ang presyo. Kung ang mga polo kalimitang 100,000 piso ang presyo, ang tatlong polong ito nagkakahalaga na raw ngayon ng 2,000,000 pesos. Ito yung pinaka-iniingatan ko dito. Ang mga toy figure namang ito, prinesyohan ng 25,000 pesos. Ito ay locally made. Napakahirap hanapin ito. Habang ang salamin na ito, pumapalo raw ng 200,000 pesos. May mga diamond siya, tsaka pure gold siya. Ano bang meron sa mga gamit na ito? At bakit nakakalula ang mga presyo? Ilan lamang kasi ito sa mga personal na gamit ng mga sikat, gaya ng mga artista, politiko at personalidad na siyang ibinabuy and sell ng isang kolektor sa Quezon City. Baka pwedeng mabili. Magkano ba offer nyo? Kahit 1M muna sa 3. Nilapagan na tayo ng pera rito. Mabilis. Maliit. Eh kung dagdagan ko pa ng 500, 1.5 dahil gusto ko talaga itong makuha nung nakita ko pala. Sagad ko, 2M. 2M! 2M! Aba,
i-check na ang mga gamit. At baka meron kayong na-arbor na gamit ng mga sikat. Malay nyo, milyong piso na pala ang halaga niyan. Dito sa Kamyas sa Quezon City, makikita ang shop na pag-aari ng mag-asawang Joy at Jason na kilala bilang si Boss Toyo. 3 taon na raw mula nung tinoyo raw silang mangolekta ng mga personal na abubot o gamit ng mga sikat na artista o kung yung tawagin, mga showbiz memento. Meron din ako dito mga lumang cinema poster. Ayan, no? Siyempre, FPJ. Kasi lumaki ako kasama si daddy ko na puro pelikula ni FPJ yung mga pinapanood ko. Isa rin to sa mga prized possession ko. Bato ni Darna. Galing to kay Buboy. Nagumanap na ding. Nabili ko lang to ng 5,000. Ngayon, may price na siya 10,000. So, ito nang galing to mismo sa anak at asawa ni April Boyrino. Nabili ko to 25,000 dalawa. Pero ngayon, binibenta ko siya sa 20,000 each. Ano dala mo sa akin? Sapatos. Saan mo nakuha yan? Kung kaya 30, boss. 12.5, okay. Yung isa sa mga pinaka-recent na nabil ko, sapato siya ni Kiefer Ravena. Mahal niya ito binibenta pero tinawaran ko lang ito ng 12.5. Meron din siyang memorabilia ng mga Marcos, gaya ng mga lumang litrato at iba pang parafernalia. Permanent timbangan. Bumibili rin siya ng mga lumang barya at pera at World War II memorabilia. Trench knife, dinala ito ng isang retiree. Binenta niya ito sa akin ng 50,000. Sobrang daming bash, maraming nga nagsabi na binarat ko daw si tatay kasi hindi daw ako naawa. Sa mga totoong nakalami, sobra-sobra pa yung price na binigay ko. Kasi sa States, pinili lang nila ng $100. Ah! Maraming salamat, sir. 24,000. Maganda to. Na-amaze ako dun sa mga bagay na ginamit ng mga sikat nating mga babayan. Pinalabas sa pelikula, pinalabas sa isang vlog na nag-viral, o yung tumatak sa buong Pilipinas. Ako na mismo yung nagde-decide kung magkano ko sila pepresyuhan. Dati nang nagba-buy and sell si Jason hanggang naisipan niyang magtayo ng sariling collectible auction shop. Yung unang client namin is sikat siya na singer. Yung item na binili namin sa kanya, yung jacket niya. Isa sa mga inaalok ngayon sa kanya, ang 1999 SUV na ito na dating pagmamay-ari ng kanyang lodi, si Master Rapper Francis Magalona. Ang sasakyan, ibinibenta ngayon ng civil engineer na si Alan. Dumaan sa feed ko yung car saying Francis M. As a fan ni Francis M, during the 90s, nagkaroon ako ng interest to check out kung legit talaga. Chinek ko yung car, okay naman, iniara ko na agad. Nabili ito ni Alan sa halagang 400,000 pesos na plano niya ngayong i-buy and sell kay Jason sa halagang 1.3 million pesos. Gusto ko sana siyang kunin. Nitong Webes, nagkita ang dalawa para magtawaran. Magandang hapon po. Good morning. Saan yung Origores year niya? Nasa. ID ni Idol. Didop sale, nandiyan. Bilang patunay na kay Francis M. dati ang sasakyan, si Alan nagpakita pa ng pruweba. Mga write-ups pa, no? Police arrested musician and television host Francis Magalona after a high-speed chase in Quezon City Monday night. Ah! May storya pala yun! Correct. Kaya palang mahal mo binibenta! Saan mo ba ito nakuha? Actually, nakita ko lang siya online and then I contacted the seller. I verified yung mga documents sa LTO. And then when I liked it, biniyara ko na agad. Dahil alam ko legit siya na galing kay Francis. Ganda. Ang ganda nung dinala mo sa akin. How low can you go? Para sa'yo, I can give it for 1.1. It's one of one, Boss Toyo. Meron tayong mga bagay-bagay na tinitingnan eh. Like the original color. The original color is black. So napalitan na siya. So doon, na-depreciate. Tapos, andyan din yun, pang ilang hands na napagdaanan ng sasakyan. Yun yung mga tinignan ko dito, kaya ako tumawa. Pinakamataas ko yung mga first. 500,000. Ano, didil mo ba? Kumagat kaya si Alan sa offer ni Jason? Samantala, kung may pinaka-iniingatan daw silang gamit sa kanilang shop, siyempre, ang holy grail ko dito, siyempre, walang iba yung tatlong polo. Nabili raw ang tatlong ito sa halagang 850,000 pesos at lagpas doble na raw ang presyo nito ngayon. Baka pwedeng mabili. Magkano ba open nyo? Kahit 1 muna sa tatlo. Puta nila, pagka na tayo ng pera rito. Mabilis. Maliit.
Mm-hmm. Eh, kontrata lang ako pa ng 500. 1.5 dahil gusto ko talaga itong makuha nung nakita ko pala. Sagad ko, 2M. 2M! 2M! Kaninong damit nga ba ito? Magdodoble at magtitriple in the near future. Si Jason, may hinahanap ding iba pang koleksyon na posibleng milyon na rin ang halaga ngayon. At baka kung pinalad, nasa inyo pala. Pero na umagusto eh. Espada ni yung props nung gusto ko rin ng damit ni ano, didil mo ba? Tatawad lang kami ng ilan pang minuto dahil ang kasagutan ilalapag na namin sa aming pagbabalik. Makakala nyo basura yan, dito merong halaga yan. Auction shop ni Jason sa Quezon City. Nagba-buy and sell ng mga gamit ng mga sikat na ang ilan, milyones na raw ang halaga ngayon. Gaya ng damit na ito na nabili raw ni Jason sa halagang 850,000 pesos. Pero binibili raw sa kanya ngayon ng isang buyer sa halagang 2 million pesos? 2M! 2M! Ang tatlong polong ito, suot ng sikat na OPM artists na sina Francis M., Chito Miranda, at Glock 9 sa music video ng sikat na collab song nilang Pagsakan. Nag-start kung bakit nabuo itong tatlong collection yung polo ni Sir Glock sa halagang 80,000. Ito Chito Miranda, na napalalunan ko ito sa auction at 150,000. O siyempre, ito yung Francis Magalon na polo. 650,000 ko na panalunan to sa auction. Ang ganda! Wow, Francis Magalon di ba? 1.5 sa tatlo. Bagamat nakakalula na ang alok na presyo kay Jason, sagad ko 2M. 2M! 2M! Pass daw muna siya sa offer ngayon. Hindi ko binigay kasi gusto ko siyang ipamana sa mga anak ko. Ano expect ko in pagdating ng panahon? Magdodoble at magtitriple in the near future. Sa linggong ito, isa pang dating gamit ng master rapper ang ibibenta kay Jason. Ang 1999 model ng SUV na dating pag-aari ni Francis M. How low can you go? Para sa'yo, I can give it for 1.1. Ang hirap i-decide niyan! It's one of one, Boss Toyo. Oo, ang special lang dito is, kasi kay Francis Magalon na siya at may story. Saan yung origo horsier niya? Nasa? ID ni Idol. Deed of sale, nandiyan. Bilang patunay na legit na kay Francis M ang kotse, Honda Black CRB. So yun yun. Yes. Ang special lang dito is, kasi kay Francis Magalon na siya at may story. Binaril ata yung gulong. Correct. Kasi meron tayong mga bagay-bagay na tinitingnan eh. Like the original color. The original color is black. So, napalitan na siya. So, doon, na-depreciate. Tapos, andyan din yun, pang ilang hands na napagdaanan ng sasakyan. Yun yung mga tinignan ko dito, kaya ako tumawad. Pinakamataas ko yung mga first 500,000. Ano, didil mo ba? Ikikip ko muna siya. Ay, sayang. Ay, hindi natin ako si Francis Magalona. Sana makatanggap ulit ako ng tawag kay Boss Toyo na napag-isipan niya na it will complete his collection eh nung Francis Magalon na search niya. Gayunman, si Jason, may gusto rin daw ngayong idagdag pa sa kanyang collection. Meron akong mga gusto eh. Espada ni Panday, ni Fernando po, yung Captain Barbell sana, yung props nung barbell na yon. Gusto ko rin ng damit ni Ina Raimundo yung ginamit niya sa Sabado Nights. So, makakala nyo basura yan, dito merong halaga yan. Ay, eto. Ah, ito yung kumpleto. Ang mga gamit. Sapatos, saan mo nakuha yan? Napapalitan. Napagsasawaan. Ano niya, intact pa rin, original. Yeah, original pa lahat yan. Pero ang mga kwento sa likod nito, hindi naluluma ng panahon. Nagkagulo ang mga teacher at estudyante sa isang eskwelahan sa Negros Oriental nung may nakita raw na maliit na nilalang sa isang puno. Duwende kaya ito? Totoo bang may duwende? Sabi ng mga matatanda, huwag daw turo ng turo dahil baka manuno.
Pero ang mga estudyanteng ito sa isang eskwelahan sa Negros Oriental, panayang turo. May kung anong pinagkakaguluhan sa puno ng Chico. Kakagod! Wala ko kitang mo! Maagay kita mo? Di umano, meron daw kasi sila ritong namataan. Di pa sila gawin din. Nakakunos ko mabay niya. Kasi isang ulo ng mga batang inyo. Hindi man siya kinayelo, ang halo, itong pulang buo, kahit agad silig. Sila, dapat sila nakakita. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Ano ba talaga ang kanilang inuusyoso? Isa, nababay-babay. Kakagod! Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Alas 4 ng hapon itong nakaraang linggo, ang grade 3 student na si Nika naisipang maglaro. Lumabas po ako sa aking classroom para maglinis. Naglaro muna ako yung Charlie. Charlie, are you ready? Ang papel natin na yes to no, tapos may lapis na nakaganon. Charlie, are you ready? Ang lapis ay tumutok sa yes, ay merong ibang nilalang na sa tabi mo. Kapag no, ay wala naman. Tumutok siya sa yes. Ilang sandali pa, bigla na lang daw may tumawag sa kanyang kaklase. At dito na raw namataan ang di umano. May kung anong dalawang nilalang sa puno ng Chico na nakatindig sa tapat ng kanilang eskwelahan. Pumunta ako dito, may nakita akong isa siyang maliit na mahaba ang kanya ulo. Ayon sa mga nagkagulo, ang nakita nila sa puno, maliit ang mukha, matulis ang tenga, at kumakaway pa raw sa kanila. Kakagod! Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Kanito, nagtatangka nga ako na duwende yun. Nagulat kasi first time ko yung nakita eh. Ang grade 3 student na si Angel, unang beses din daw nakakita ng mga di umano duwende. Nawag ako ng classmate ko, nagwalis. Kakagod! Wala ko kitang mo! Maagay kita mo? Nakita ko, duwende. Yung kamay lang nakita, yung paa hindi. Kaya karang na halaman, nagbabay-babay. Hanggang sa sumama raw ang kanyang pakiramdam. Hindi ko nga alam na sumuka ako. Nagkasakit yung ulo ko, yung pagdating ko lang sa bahay, kay gilantan man ko. Ang grade 4 student naman na si Angela, ikunento na bago pa raw nila nakita ang di umano, maliit nilang mga kaibigan sa puno, ilang beses na raw itong nagpakita sa kanya. Katunayan, Lunes ng linggo ring yon, habang nananahalian sa ilalim ng puno, may nahulog daw na sanga sa kanyang ulo. Paghangad na musbabaw, na amay diwindi. Kanang gamay kisag na wong, kanang kuan kisag mata ba, gamay gib kaayo. Ay na hadlok, minibalik mis classroom. Yung kuday, ayaw na jumog balik din ha. Kay kaning madlok pa yata na, gagmay pa na sila kaayo. Lok yung kuma mga unsay may tabo nila. Kanang nahadlok naman, we, kay sige naman, kanang ikaduha naman ko nakakita di windy di hanya. Kanang mahadlok magita me, mudagan magita me, kita po ka naman me. Ang grade 1 teacher naman na si Ma'am KM na ang classroom nasa harap lang ng puno ng Chico, aminadong may naranasan na rin na makakatwang pangyayaring kahit siya hirap ipaliwanag. Isang incident noon po ma'am, we were cleaning this classroom. Nang biglang may tumawag ng pangalan ko po. Tapos na notice ko po na wala pong dumating na tao. Pag nagpi-play ako ng video o mga reading compilation po for my learners, nag-automatic siyang mag-exit, walang gumagalaw. Hinala ni Nika ang mga di umano na ninirahan sa puno ng Chico. Tuluyan na raw sa kanilang nagpakita matapos ang kanyang laro. Pinagdarasal ko po na walang mga
Ibang nilalang na nasa gilid ko po palaging. Huwag na lang po maglalaro ng ganon. Charlie, huwag na lang po kasi baka masama yan sa mga bata. Gusto ko ng mga bata inyo. Hindi man siya kong yelo, panghalo, itong pulang buo, kahit agad silid. At para mas magkaroon ng malinaw na mukha ang di mano nakita ng mga bata, ipinaguhit sa isang sketch artist. Pakihara siya ang labas. Matatakot po. Ay. Kanya po. Masagod! Wala ko kitang mouth! Maaga kita ba? Nagkagulo yung mga bata, dumaan ako. Sabi ko, ano ba yung mayroon dyan? Masagod! Wala ko kitang mouth! Turo ng turo, nituro sa itaas. Ikot ako na ikot. Wala naman! Kita sila gawin ko. Nakakamas sumabay na. Kasi lang nakakita. Pero sa sanga-sangang opinyon at kuro-kurong ito, may isang magbibigay linaw ang kumuha ng video na natuntun din namin. Kasi lang nakakita. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. At dito, meron siyang ipinagtapat. Kasi may nakita kong yellow talaga. Susunod, puno ng chiko sa isang eskwelahan sa Negros Oriental. May kakaibang nilalang daw na namataan? Nakita ko, duwende, nagbabay-babay. Kanito, first time ko yung nakita eh. Para makita ng malapitan kung ano nga ba ang itinuturo ng mga bata sa puno ng chiko, si Teacher Ana, izinom ang video na kuha niya. Tumayo nga yung balahibo ko kasi may nakita kong yellow talaga. Ano ba talaga ang nakita ng mga estudyante? Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Pakihara siya ang labas. Natatakot po. Ay. Kanya po. Kayo, meron din ba kayong nakikita? Wala pong kukurap dahil ang munting paliwanag sa kaguluhang ito sa eskwelahan sa Negros Oriental, ipapaliwanag na. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Susunod na. Puno ng chiko sa isang eskwelahan sa Negros Oriental. Pinagkaguluhan. Masagod! Wala ko kitang mouth! Ang kanilang itinuturo, di umano, may nakatayo raw sa sanga ng puno. Hindi sila nakakita. Hindi lagi ko nila nakita ang galingkod sa sanga. Nakita ko, duwende. Nagkakalan na halama, nagbabay-babay. Nagtatangka nga ako na duwende yun. Kanito. Base sa pagsasalarawan ng mga bata, ganito raw ang itsura ng kanilang nakita. Pakihara siya ang labas. Natatakot po. Ay. Kanya po. Kinuha rin namin ang opinion ng isang video expert. Masyadong malabo yung video natin. Tingnan natin yung frame analysis niya. Tuloy-tuloy lang yung video sa itong raw footage. Yung sudden na movements na hindi natural tingnan. Masagod! Wala ko kitang based sa analysis ko, puro lang naman dahon yung nakikita. Wala namang mga duwending nakikita dito. Pero ano ba talaga ang kanilang nakita? Ang mas makakasagot daw nito, ang mismong kumuha ng video, si Ma'am Ana. At talaga ka sila nakakita. Duwende lagi ko nila nakita ang galingkod sa tanga. Biglang may tumakbo na bata sa akin yung estudyante ko. Ma'am Ana, may nakita kaming duwende. Talaga kasi lang nakakita. Tumayo nga yung balahibo ko kasi may nakita kong yellow talaga. Dahon yan, yan duwende. Ang puno, ininspeksyon din ng mga kawani ng DNR o ng Department of Environment and Natural Resources. Healthy ng chikos na ito. Pag nag-yellow ang kulay ng dahon ng chiko, naglalagas at hindi magtagal yan sa puno. Pupuduce sila ng mga bagong sanga sa kanilang branches. Kamaliliit yung dahon.
Maaring sabihin natin ito ay mass hysteria o sa psychology, tinatawag din natin ito na bandwagon effect, kung saan maraming tao ang naniniwala sa isang bagay na kahit na hindi naman nila nakikita, pinaniniwalaan na lamang nila kahit na alam naman nila na hindi nag-i-exist. Alam natin na napaka-universal ng kwento ng duwende, hindi lang dito sa Pilipinas. Ito ay naipapasa sa mga kwento-kwento or yung oral history. Vulnerable sila sa imagination at dito lumalawak yung kanilang mga pananaw dito dahil sa mga panaginip, sa mga kwento. Sinasabihan namin yung mga bata na huwag na lang pansinin, huwag na lang i-mind yung nangyari, walang duwende. Hindi batang maliit ang siyang nakakapuwing? Sa kasong ito, pwede rin nakakaduling. Nakagod! Duwindi, lagi ko nilang nakitang galingkod sa tanga. Katulad nung kwentong The Emperor's New Clothes, marami ang nanggaya lang at napaniwala na may suot ang emperor kahit harap-harapan na nakikita naman ng lahat na wala. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.